rasyonal bahagi ko ngayon ay kung paano makukuha ang kapangyarihan ng iba. Mabala, huwag na huwag niyo itong gagawin pag kayo ay di pa nakapagtapos ng magdidimusyon ng 49 days. Maaaring maramdaman niyo ang pagkahilo, pagsagit ng iyan, kung ano pa. Gawin niyo lang ito pag natapos na. Bago niyo man ito gawin pag kayo ay isang manggagamot, dapat niyo munang alamin kung ano ang may gawa sa kanya kapag ito ba ay namang lupa o kanto. Balak, kapag ito na may isang atuang, huwag niyong gawin o ipupan ang kapangyarihan ng isang atuang. Baka kayo ay mahawa. Pwede rin niyo itong gamitin bago kayo matutulog. Babanggitin niyo lang ito ng paulit-ulit bago kayo matulog. Kung pagising na umaga kung kayo ay nanabas ng mga bahay, pwede rin itong gamitin. Ang orasyon na ito, ang maligtang o tipisang si bagu, siba, iyo, tokong, o, isak, imak, igulmong, sutroksoks, liyasak, liyagol, liyatol, satukong, satukoy, okong, saok, malak, halak, tuyom, kakampu. Gawin niyo ito bago matulog pag kayo naman na isang manggagamot. Iihit niyo ito sa punyo ni President at Pumisi. Maraming salamat. Gamitin ang mga wasya sa tamang pagkakataon at ang tamang paggagamitan. Huwag babagitin ang mga wasya sa walang kabubuluang mga bagay. May nanahagilin ang bawat wasya. Upawin ang mga bigin ay upang magkamit ng bis. Ang mga wasya na bang bis, gamitin ang mga pagkakamit sa pagkakawa ng mga bagay. Ang nakatuan sa bigin ay upang bali kayo ng mga maayos na pumuhay at buhay na may isa at kapalang paano kung ang gawang sinanin sharing